Usap-usapan ngayon sa social media ang maanghang na pahayag ng content creator vlogger na si Renden Labrador laban sa veteran Kapuso comedian na si Michael Vey. Ito'y matapos buweltahan ni Renden ang Facebook post ng batikang komedyante patungkol sa mga content creator. Noong April 29, 2023, nag-post si Michael Vey aka Betoy ng tila paaring sa mga gumagawa ng content online. Mababasa sa kanyang post, "The first thing any content creator should understand is the meaning of the word, content." Pero tila matindi ang impact nito kay Renden bilang isang content creator, kaya direkta niyang binuweltahan si Michael Vey. Sa pamamagitan ng kanyang Facebook post noong May 8, 2023, sinagot niya ang pasaring ni Betoy, kasabay sa pagtawag niya sa Kapuso comedian ng Laos. Saad niya, "Masakit na katotohanan na Laos na kayo. We control the media now." Ayon pa sa content creator, ang mga kagaya niyang influencers ang bagong kinikilalang celebrities ngayon. Tila binigyan pa ng payo ni Renden si Betoy na kung hindi raw nito kayang makipagsabayan sa influencers na mas bata sa kanya ay mas mainam na manahimik na lamang ito. Kung hindi ninyo kayang makipagpatalinuhan sa mga influencers sa pag-produce ng content, manahimik na lang kayo. Marami sa netizens, partikular ang mga humahanga kay Michael Vey, ang hindi natuwa at tila nabastusan sa pahayag ni Renden. Karamihan sa kanila, kinu-question si Renden kung tama nga bang tawagin siyang influencer. Komento ng isang netizen, "If it wasn't because of Betoy, I wouldn't know you exist, and the reason is very bad for your so-called influence."